Ilang saglit pa, isang sorpresa ang narinig sa camp. Sabi niya, What? Voice message. Hello, Jesse. Nangyayos ka na namin dito. Sana galingan mo. Nandito kami para supportan ka. Lagi kang magdarasal. Laban lang, anak. Laban. Tibol yung takto gane. Ciao. Walang isang araw na hindi ko talaga sila iniisip at yung lakas ko nang gagaling din sa kanila. Go, leader! Patrick na yan susunod! Maya-maya pa, nagdilang anghel nga si Mary Grace. Who's message? Malaking pasasalamat namin ng nanay mo, nabinayaan ka ng talento. Kahit may kapatsahan ka, isa ka rin nakuha sa istarhan. Proud na proud kami sa'yo. Tiwala kami sa'yo sa kayanan mo. At nandito lang kami na sumusuporta lagi sa'yo. Laban lang na. Huwag kang susuko. Mahal na mahal ka ni Papa. Nagsusuri talaga ako kay Papa kasi bakit ba nakalimutan ko na para pala to sa kanyo na gusto ko paglaban ko to pa na nakaya ko to makatawid ako para po makatulong. Ayan natin, Papa. Gusto kong bumawi sa kanya, ganun po. Ipapanalo ko to pa para sa atin pa. Matapos marinig ang voice message ng Papa niya, si Patrick, mukhang ginanahang mag-practice para sa trabaho bukas. Naisip ko mag-practice na para bukas po, pagpasok na po, alam ko na kung anong unang gawin po. Seryoso, oy! 8 minutes lang, mas manalo ka kay JC. Ikaw ang bitong bitong sinuos mo.